Welcome back mga ka-cellphone. Change topic muna tayo ngayon mga ka-cellphone kasi wala pa ding panibagong update or wala pa ding talagang solid at confirmed nakapalit si GPP. After some searching, nakita ko na din kung paano mag-permanent unlock ng AT&T lock iPhones. Dito sa video natin ituturo kung paano ikaw mismo ang magre-request ng permanent unlock para sa iPhone mo. Madami na ang unang naka-discover na pwede ka palang mag-unlock request sa AT&T mismo. Pero walang nagpo-post kung paano ito gagawin. Kawawa naman yung ibang naka-GPP iPhone na lock sa AT&T na pwede naman palang ipa-permanent unlock na libre pero sinisingil lang iba. Dito sa video, hindi na natin i-discuss pa kung paano natin malalaman kung AT&T lock ba ang iPhone. Madami din kasing free sites na hindi naman accurate. Since madali lang naman ang steps na gagawin at malalaman din naman natin agad kung pwede man-lock ang iPhone via IMEI. Alamin muna natin kung saan bansa galing ang iPhone mo. Sa Settings, General, About, Model Number, dito mo makikita kung saan siya galing. Kapag ang model ng iPhone mo is nagtatapos sa LL/A, then galing ito sa US. Kapag ang model ay nagtatapos sa J/A, then galing ito sa Japan. Ang mga GPP ay kadalasan nakalock sa dalawang bansa na ito. Para sa pag-unlock sa AT&T, ang kailangan natin ay yung LL/A model. Madaming carrier sa US pero hindi na natin kailangan pa ito i-check dahil sabi ko nga madali lang naman ang steps at malalaman din natin agad kung AT&T ito o hindi. Gamit ang computer o cellphone, open natin ang website na www.att.com/device-unlock. Click ang unlock your device at mag-o-open ito ng panibagong page. Check ang circle na no sa are you an AT&T wireless customer. Sa babang box, itype ang IMEI number mo. Makikita mo ang IMEI number mo pag denial mo ang asterisk number 06 number. Huwag mo ika-copy-paste ang IMEI number mo dahil hindi mo makiklik ang next step. Itype mo lang ito. Kapag may lumabas dito na looks like the IMEI number you entered doesn't match an AT&T device, either mali ka ng type or hindi AT&T ang carrier ng phone mo. Pero kapag ito ang lumabas sa baba ng IMEI box, pasok tayo sa next step. Click ang I'm not a robot at sagutin ng tama ang captcha images. Tapos pindutin ang next button. Dito sa page na ito, fill up mo ang first and last name, mobile number kahit ano pwede. Ito ang importante. Make sure na tama ang email address mo kasi mag-i-email sila kung unlock na ang iPhone mo. After mo ma-fill up lahat ng info, click mo ang submit button. Lalabas dyan ang thanks we're emailing you a link. Screenshot mo or isulat mong request number dahil baka kailanganin mo ito. So tapos na tayo, nasubmit na natin ang unlock request. Ngayon open mo ang email na niregister mo. Meron kang matatanggap na email na AT&T order status. Open mo ito at click mo ang confirm na link. Pag walang email sa inbox nyo, check nyo ang spam folder. After mo ma-confirm, maghihintay ka lang ng next reply ni AT&T. Sa case na ginawa ko is after an hour, may reply na agad si AT&T sa akin at makakatanggap ka ng ganito. Oras na makatanggap ka nito, then congratulations, permanently unlocked na ang iPhone mo. Wala ka na ibang gagawin kundi ilagay ang SIM na gusto mo at i-activate ang iPhone. Minsan, meron ding minamalas, nakakatanggap ng ganitong klaseng email. Ibig sabihin nito, hindi pumasok sa terms and conditions ng AT&T ang pag-unlock ng iPhone mo. Malalaman nyo naman ang reason sa note sa baba ng email. So far, Docomo naman ang gusto ko subukan dahil sabi ng iba, libre lang ang pag-unlock nito sa website. Sa mga naka-Docomo lock iPhone dyan, paki-comment naman ang IMEI number sa baba para matesting natin at magawa ng tutorial para sa ibang viewers natin. Paki-subscribe na lang mga ka-cellphone. If nakatulong sa inyong video, paki-share na din kung pwede. Salamat sa panonood and see you on the next video.